a little bit more time to go through the process of this bill, but thereby breaking his promise to leave the EU do or die on the 31st of October? Or is he going to really ditch this legislation and somehow try to push for a general election? But really all eyes, I think, on Brussels now as to whether and how long the delay to Brexit that they will grant. Earlier, the House of Commons approved the second reading for the withdrawal agreement, the first time that the lower house of parliament had given its approval to a Brexit deal. The Turkish and Russian leaders have announced a deal on northeastern Syria that will give Kurdish fighters 150 hours from midday on Wednesday to withdraw 30 kilometers from the Turkish border. After more than 5 hours of talks in the Russian city of Sochi, President Erdogan and President Putin agreed a formula for joint patrols along the Turkish-Syrian border. Here's Sarah Rainsford. The Turkish incursion into Syria will not expand any further. President Erdogan said he had no desire to occupy a foreign land. His concern, he said, is ensuring security from Kurdish groups that Turkey defines as terrorists. So he's agreed to let Russian and Syrian government forces mount joint patrols along the rest of the critical border zone, 10 kilometers deep. The big loser in all of this would seem to be the Kurds. But Russia's role as mediator and deal maker in Syria has surely been enhanced. President Trump has called the congressional impeachment investigation against him a lynching, prompting immediate condemnation by African-American Democrats. The racially loaded term evokes America's history of extrajudicial executions by white crowds, mainly against black people. One Illinois Democrat, Bobby Rush, tweeted to Mr. Trump, "Do you know how many people who look like me have been lynched by people who look like you?" Large demonstrations are being held across Lebanon for a sixth day as protesters reject reforms proposed by the government on Monday and demand a complete overhaul of the system. Protesters have continued to block roads, although some main highways have been reopened. BBC News. You're listening to the news from the BBC. This is DZRJ, 8:10 a.m., Radio Bandido, on Radio Vision Channel 224 on Sky Cable Manila, on TV Plus Boxes, and live on radio on DZRJ, 8:10 a.m., informing, advising, and entertaining the Filipinos and OFWs around the world. Streaming on www.facebook.com/DZRJ810am. Raja Broadcasting Network Incorporated, member KBP. Kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station. Radio Bandido, 8:10 a.m. Para sa mga pulpul. Para sa mga abusado, arrogante, walang kwentang nilalang, nagtatago sa titulong public servant, empleyado ng gobyerno o politiko, at kahit sino ka pa, yan ang tunog na lalatay sa'yo. Walang sisinuhin, walang sasantuhin, basta tiwali, gigisahin ni Percy Lapid. Si Percy Lapid, dito sa Lapid Fire. Lapid Fire! Percy Lapid, matapag na sandigan ng mamamayan, pader na di kayang gibain, ni naman kahit mga ulupong sa pamahalaan. Lapid Fire! Lapid Fire! Lapid Fire, dito sa DZRJ, 8:10 a.m. Magandang umaga! Congratulations! Tagahanga mo kami, hindi mo lang nabuhan. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi minsan parang nagagalit yung babae sa'yo, pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda kako, tinamukha ako yung si Percy kako, magaling talaga ako. Pero talagang kaka ko, maganda ka makiharap sa tao. Congratulations, babati lang ako sa'yo at more power. Keep it up! Percy Lapid Fire! Percy Lapid Fire! Tapang mo'y kakaiba, walang takot sa pagbira. Oh yeah! Oh yeah! Kapag mayroong anomalya, ibubulgar na talaga. Oh yeah! Oh yeah!
pangakurap sa gobyerno. Ibibisto ng walang reno, maging ikaw man ay politiko. Artista man o kahit sino, masasagupin ang baho mo sa lapit pa walang sinisino. Percy, lapit, fire! Makapal man ang iyong mukha sa lapit pa di uubra. Oh yeah! Oh yeah! Kahit pa din ginigiba, basta't mali inabangga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno, maging ikaw man ay politiko. Artista man o kahit sino, masasabugin ang baho mo sa lapit pa walang sinisino. Percy, lapit, fire! 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 Percy! Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire, Lapid Fire, kasama si Percy Lapid. Magandang gabi po mga kaibigan. Muli pong suma sa inyo palatuntunang Lapid Fire na inyo pong napapakinggan Lunes hanggang Biyernes pagsapit po ng alas 10 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi. Dito po yan sa makasaysayang himpilan ng DZRJ 810 ang Radyo Bandido. Ang ating pong pagtatanghal ay tatampukan ng mga pagtalakay, siyempre po sa mga mahalagang issue na pag-uusapan ho natin ngayong gabi. Bari pong magbigay kayo ng inyong mga reaksyon. Tayo po may mga landline dito po sa ating himpilan. Meron din po tayong mga text line. At siyempre bumabati tayo sa mga nanonood po ng ating palatuntunan. Sabayan po tayong napapanood sa channel 224 ng Sky Cable. At sa lahat ng gumagamit po ng digital boxes, TV Plus, etc. Samantala, sa buong mundo po, nasusubaybayan ang ating palatuntunan sa pamamagitan po ng live streaming. At sa mga nais magbigay na reaksyon, meron tayong chat room sa gawing kanan po. Oh. Maaari ninyong i-type ang inyong mga reaksyon. Babasahin po natin yan sa kabuuan ng ating pagtatanghal. At makakasama po natin ngayong gabi sa ating technical side ang ating technical director, si Bryle, hanggang alas 12 po dahil Lapid Fire na! Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire, Lapid Fire, kasama si Percy Lapid. Meron na pong bagong naitalaga na Chief Justice of the Supreme Court. Ang bago nating Chief Justice sa Korte Suprema eh si Diosdado Peralta.
siya po ang napiling italaga ni Presidente Duterte. Come and go ang mga Chief Justice, ano po. Pero itong si Peralta ay tatagal po hanggang sa 2022. Pero hanggang ngayon po, mga kaibigan, nakailang palit na tayo ng Chief Justice mula ng maluklok si Presidente Duterte sa administrasyon. Pero wala pa tayong malaking reforma na nakikita. Lahat ng mga umuupong Chief Justice nangangako reforma, parang sa PNP rin. Pero kalaunan, mga kaibigan, nagre-retiro, asan yung reforma? Kasi napakalaki ng problema natin sa ano natin, ha? Sa criminal justice system natin. Ang gulo ng batas. Pinagugulo pa ng mga desisyon. Pati sa hukuman. Imbes na ang atupagin, madaliin ang mga kaso, tanggap ng kaso na ipinapile ng mga piskalya kahit mga walang basihan. Eh sana po yan ang maaksyonan ng ating ano, yan ang magkaroon tayo ng reforma. Ben, mamaya alamin natin kaya ano, babasahin natin ang ilan sa mga ano ra background nitong si Chief Justice Diosdado Peralta para po dun sa mga hindi nakakaalam kung sino siya. At kanina po, mga kaibigan, nagkaroon ng necrological services o service para kay dating senador, Senate President, naging DILG Secretary, Nene Pimentel, sa Senado po. Kaya yung mga kasalukuyan at mga dating senador ay nagbigay ng pugay. Nagpugay po. Ha? Doon sa Senado kanina. Ang kapansin-pansin, nandoon din si ano, ha, si Vice President Noli De Castro. Ay kung sa bagay, ito hindi naging senador, pero pinagtataka natin bakit wala si dating Vice President Jojo Binay. Of all people, eh bakit si Binay po ang wala dun? Di ba na ikukuhinto na natin dito? Nung panahon pa ni dating Pangulong Marcos, nakikita na namin si Mayor, si ano, si Vice President Jojo Binay dun sa ano, sa Tasa de Oro. Pasilip-silip, puro salamin yun eh. Pasilip-silip. Inaabangan yung mga broadcaster doon, commentator, para mag-abot ng press release ni dating Senador Nene Pimentel. Ibig sabihin, ganun na sila katagal magkasama. Pareho silang abogado. At saka during that time, eh talagang pampresidente talaga si ano nun, si Nene Pimentel. At hindi siguro naging OIC Mayor si Binay. At nakapagtatag ng kanilang dynasty sa Makati. Na hanggang ngayon, nandyan sila. Eh,
kung hindi dahil kay dating senador Nene Pimentel. Nang maitalaga si ano si Pimentel na kalihim ng Department of Interior and Local Government. Mamaya babalikan natin 'yan, sasariwain natin ang mga nalalaman nating personal. Personal kong nalalaman, hindi lamang account tungkol sa mga, siyempre kasama na yung ilang mga importanteng pangyayari na hindi naman alam na ngayon ng marami. Limot na ng marami. Lalo na yung relasyon Binay at Pimentel nung araw na nagsimula. Na natapos lang yata, winakasan yata ni dating Vice President Binay. Nung siya'y tumakbong presidente at magtatag na ng sarili niyang partido. Anong partido yun? Eh mga kaibigan, ngayon, mamaya, balikan natin ho yan, ho. Eh, binabasa ko muna itong mga ulo ng mga balita. At kung meron na hong bagong Chief Justice ang Supreme Court, sa Maynila po, meron na rin bagong director ang Manila Police District. Yung dati po, si General Danaw, mukhang magiging Chief PNP rin ito. Ay naitalaga na pong Region 4. Police Director, ho. Regional Police Director. Sakop niya yung Calabarzon. Ang pumalit sa kanya, hindi natin masyadong naririnig po ito. Ebeno, mga kaibigan, ano pa ba itong mga bali-balita rito? Dapat kasi ngayong gabi, eh ano ho tayo, live jamming sana tayo ngayong gabi, hindi ho ba? Kanya lamang po ay may importanteng kailangang kantahan, tugtugan si Tim Tore. Pinapakinggan ninyo last week at matagal na natin kasama sa live jamming, kasama namin nila Rosemary Victoria Court. Mga kaibigan na dating grupong Aurora. Nauna na yung schedule na yun. So sa susunod na linggo na po siya makababalik dito po sa ating programa. Ito naman si June Di Valencia, pakakantahin ko sana rito, na nag-birthday ka makailan. Ako humingi nga ng paumanhin eh, dahil tumawag yung kanyang anak para anyayahan po tayo. Eh, kaya lang meron din kaming lakad nung araw na yun. Birthday ni June di ka makailan, ano po? Ewan ko kung ba't hindi makakakanta rito si June Di Valencia. Magaling na singer ho yan. Nagigitara pa yan. At ang ginigitara niyan, talagang gitara. Hindi katulad ni ang ginigitara si Gretchen. Pwede palang gitarahin yan. Ay, nako. Doon sa mga nag-aabang ng live jamming, pasensya na po ha. Paumanhin. Nakikita nyo ba itong nasa tabi ko na ito? Ito. Katabi ko. Yan, kamukha ko ba? Ito yung ilang araw na nating nakaligtaang banggitin eh. May dalawa ho yan. Ito ho yung isa. Oh. Doon sa mga nanonood sa atin, iba yung talagang may visual eh. No, ha?
makikita, no? Dito, yan. Ito, yung matanda na ako. Ito, hindi. Dalawa yan. Dalawa yan. Ayan po, minarapat kong dalhin dito. Charcoal yan eh. Charcoal painting yan eh. Mahirap gawin yan. Hindi madali yan. Ano? Sabi, no, mamaya eh, pasasalamatan natin yan. Ha? Kung sino po ang nagbigay at gumawa niyan. At binubuhay ho ngayon sa Senado, sa Kamara yata, Kamara. O Kongreso na, Kongreso. Pag sinabi mo kasing Kongreso, magkasama na yung ano, Kamara na ang tinutukoy mo yun, at saka yung Senado. Mga diputado. Dati mga tawag dyan, yung mga diputado. Oh, yan ang tawag nung araw. Hindi nyo na inabot yun, ha, kayong mga bata. Eh, sa Italy, di ba yun din ang tawag nila ngayon dyan? Diputado. Hindi po tayo nagmumura. Eh, yan ang tawag eh. Binago siguro kasi para silang minumura, di ba? Parang Ilonggo, dipu. Diyuta, USA. Oh, mga kaibigan, eh, ito ho, ipinag-aaralan na naman daw na meron naghahin yata ng bill na maibalik muli bilang subject ito pong GMRC. Ang problema, yung bang magsisipagturo niya, may GMRC. Baka mamaya, may subject nga tayong GMRC para maibalik daw yung kabutihang asal. Eh, sa totoo lang, tayo nagpasimula niya. Nandun pa tayo sa dating himpilan na wala na nakikinig ngayon eh. Yung malakas na lang yung pagka tinanaw mo eh. Pero pag pakinggan, walang may gusto makinig eh. Nandun pa tayo noon sa impila na yun. Tayo nagsimula niyan sa radyo na ika nga eh. Banggitin niyang muling pagbuhay doon po sa subject eh. Matagal na panahon eh. Dapat ang mga mabubuting bagay, kahit mga proyekto pa yan, dapat yan, malayo pa lang, anticipated mo na yung mga possible na pwedeng kahantungan ng isang mangyayari. Di ho ba? Kaya dapat, malayo pa lang, pinaghahandaan mo na yun. Kaya noon pa yun eh, binabanggit na natin dahil unti-unti na nga po, sumasama ang asal, ang mga ugali ng mga kabataan ngayon, malayo na po sa dating panahon. Sana magandang takbo ng ating bansa kung ang mga tao ay marunong din ng ano ho, ng tamang pakikihalubilo sa lipunan. Dapat yan, tinuturo talaga yan. Eh, may nagsasabi naman yata, eh, kaya kita nyo, inutil yan si Briones para tayong nag-aalaga sa Home for the Aged. Sana man lang kung sa edad niyang yan, ni hindi na nga makalakad yan. Bakit pinagtsatsagaang ilagay pa yan sa dex? Eh? Wala naman din nagawa yan. Diba nagawa niya? Baka perwisyo meron. Makita mo lang si Briones, mawawalang gana ka na mag-aral eh. Ayoko na mag-aral. Ito ba, Dex?
Di ho ba? Tatama rin gan eh. Sabihin nun, mga kaibigan, tayo po'y magbabalik ho pagkatapos ng ilang mahalagang mensahe mula po sa ating himpilan. You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders. It's now October. The most wonderful time of the year, Christmas is coming. Plan your Christmas parties now. RJ Bistro is the perfect venue. The home of rock and roll in the Dusitani Hotel can provide food, drinks, waiters, a band, a dance floor, a sound system, and all your other requirements. For inquiries, call 0906-221-1524 or 519-8410. Ho, ho, ho! Merry Christmas from RJ Bistro. Hi, honey. Welcome home. Cheers, honey. Cheers. Now it's time for you to take your supplements. What's that? This is Bravo for you. Oh, Bravo. Let's rock and roll. Happy wife. Happy wife. Happy life. Bravo, food supplement for men. Available at Mercury Drugstore and other leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Radio Bandido, 810 AM. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin, matapang. Ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire, Lapid Fire, kasama si Percy Lapid. Naging kapansin-pansin po sa akin kanina yung dun sa Necrio. O baka naman para lang sa dating mga naging senador yun. Pero naging Vice President of the Philippines ka naman eh. Diba? O kapansin-pansin yung absence ni dating Vice President Jojo Binay doon sa Necro ni para kay Yumaong dating Senate President, dating DILG Secretary, Aquilino Nene Pimentel Jr., mga kaibigan sa Senate. Nandun nga si Mayor Alfredo Lim eh, kasi naging senador si Mayor Alfredo Lim, di ba? For 3 years. O katabi niya pa, nakuna ng litrato si, yung isa pang legend. Si Mayor Lim, alam naman niya yan, legend yan. Pagdating sa pagiging police, law enforcer, at saka mayor, hindi ho ba? Katunayan eh, kamakailan meron palang okasyon, anniversary yata, more than 20 years na anniversary nung kwan, nung Universidad de Manila na pinangunahan ni yung okasyon, pinangunahan ni Mayor Manila Mayor Isko Moreno at naging panauhin siyempre si Mayor Alfredo Lim sapagkat siya ho yung nagpagawa nun eh. Ha? Na ngayon, ang dami ng gaano karami, baka milyon na ho ang nakapagtapos ng libreng pag-aaral dyan sa UDM na yan dahil kay Mayor Alfredo Lim. Eh kung tutusin ninyo eh, yung iba naging mayor ng Maynila, wala na ipagawang ganyan yan, mga kaibigan. Maliba, kasi ang universidad sa Manila, isa lang, di ba, yung pamantasan ng lungsod ng Maynila. Pero yun ay para sa mga kwan yun eh. Yung mga nagsipagtapos ng merong honor, mga mataasang standard eh. Requirement dun po sa pamantasan ng lungsod ng Maynila, scholarship, hindi ho ba? Kailan scholar ka. O, ngayon, mga kaibigan, kapansin-pansin dun sa necrological service para kay dating Senador Aquilino Pimentel. Ewan ko ha, hindi naman ako malisyoso.
Eh, binabanggit ko lang ito dahil sa, di ba yung mga ganyan, importanteng sandali yan eh. Wala naman doon si Gretchen Barreto, yung mga magkakapatid na Barreto, para ika nga, umiwas. Si Vice President Jojo Binay. Di ba? Eh, ibang burol ito eh. Mga kaibigan eh. Oh, wala siya doon oh. Kasi oh, nakapagtataka yan ha. Napakatagal ng pinagsamahan nila ni itong dalawa, si Binay at saka si dating senador Nene Pimentel. Naalala ko, di ba, binabanggit ko sa inyo pang ilang beses na, siguro ito yung pangatlo, pang-apat na beses ko nang babanggitin. Na nung araw, panahon ni Pangulong Marcos ito eh. Mga human rights lawyer yan si, ano eh, si Binay eh. Pero siya ay nakadikit nung kay Nene Pimentel. Siya nagdadala ng mga press release na namamahagi para sa mga nasa radyo. Kasi yung nasa radyo, yun ang pinakamadaling lapitan ng araw eh. Mga kaibigan, hindi ho yung mga nasa periodiko na akala mo kung sino. Ha? At saka yung lugar na yon, yung kinukwento ko nga sa inyo, yung Tasa de Oro, yun ang kapihan ng mga nasa media nung araw. Doon mo makikita si Kadoroy Valencia. Tuwing umaga, nandoon yan, nagkakape, nakikipagkwentuhan. Kaya yung mga politiko, doon din nagsisipagpuntahan kadalasan. Wala pa yung 365 sa Interco nung araw. Eh, meron ng Tasa de Oro, mga kaibigan. Kasi yung Tasa de Oro, before martial law pa yun. Istambayan na yun. Before, during, and after. Yan ang hangout, mga kaibigan. Yan ang original talagang kapihan na tinatawag. Talagang dyan, makakausap mo. Kung magkakapi ka dyan, eh, madali mong makakausap yung mga broadcaster. Hindi ba? Makakakwentuhan mo, makakapalitan mo ng mga paliwanag o ng impormasyon. Doon ko nakikita yan eh. Si panahon ni Pangulong Marcos, martial law na. Si Jojo Binay. Oh, si Nene Pimentel, doon ko rin nakikita noon. Minsan nga eh, mayroon pang isang nagsisip-sip noon kay Senador Nene Pimentel. Yung si, namatay na yun eh. Standby doon yun, si Virgilio Tordera. Eto'y kumampanya rin nung araw kay APJ. Maganda lalaki ito eh. Si Virgilio Tordera. Yan ang mga wala naman sa media pero naka-standby lagi dun sa Tasa de Oro yan. Nakikipag kapihan at huntahan sa mga tao ron. Kaya kilala mo lahat ng umi-standby ron. Bukod pa yung yumaong aktor si Leopoldo Salcedo. Yan, lagi nandun yan eh. Oh, mga kaibigan, ngayon nakikita ko nga yan si dating Vice President Jojo Binay doon pag magdadala ng press release. Naabot pa kay Lakauding eh, tatawagin pa si Kauding, lalabas pa nga eh. Oh, para abutin lang yung binibigay sa kanyang papel oh, yung press release. Ngayon, nakapagtataka. Kasi po hindi ba nagkaroon ng EDSA? Mga kaibigan, na kung tawagin nila revolution daw. Hindi naman revolution 'yun. Nauwi lang talaga sa revolution 'yun pero nagumpisa 'yun sa kudeta. 'Yun ang talagang pakay doon eh. Pero history na 'yan. Ang sinasabi natin yung kasunod na pangyayari nung maluklok na sa poder ng kapangyarihan si dating Presidente Cory Aquino, na italagang kalihim ng DILG itong si Nene Pimentel, mga kaibigan. Mabango si Nene eh. Noong mga panahon na yun eh, kung meron mga nakalinyang magpipresidente, si Nene yun eh. Nasa kanya yung kategorye eh. Mga kaibigan, tsaka
abogado si Nene, di ba? Ngayon, nung maluklok na, naging DIAG secretary si Nene Pimentel, unang naitalaga bilang OIC kasi pinagtatanggal lahat ng mga mayor ng local officials. Bakit nila ginawa yun? Si Nene ang may ano nun, ang punente nun. Siyang bali ang nagpatatag sa gobyerno ni Cory. Yung simulang upo ni Cory. Kasi nung umupo sila, masyado pang makapangyarihan si, kahit wala na si Pangulong Marcos dito sa Pilipinas, eh ang daming ano, mga nakapuesto, halos lahat ng pwesto sa gobyerno, okupado ng mga supporter ni dating Pangulong Marcos. Eh kung ganun ang sitwasyon, mga kaibigan, paano magtatagal si Cory Aquino sa pwesto? Sandali lang, pwede siyang ibagsak, hindi mo ba? So, ang naisip ni Nene Pimentel, dahil revolutionary government naman yun, mga kaibigan, eh ginamit nila yung kapangyarihan na tanggalin. Kasi may kapangyarihan na sila nun eh. Wala nang batas nun, kundi yung kung ano yung sasabihin ng presidente. Oh, eh bagay, ang intention lang naman nila ron, mambraso o kaya limitahan ang kilos ng mamamaya. Kung hindi, makapagtatag ng sariling puwersa ni Cory Aquino. Kasi kung wala silang mga local official, eh sino susunod sa kanya? Eh pwede siyang pagkaisa na huwag sundin, hindi ba? Ng mga nakaupong local government officials noon. O, kaya ang ginawa nila para magkaroon ng foundation, ha? Yung gobyerno ni Cory, tinanggal nila lahat ng mga local officials at nagtalaga sila ng tinatawag na officer in charge. Ha? Habang hindi pa ho nagpapatawag ng eleksyon sa panahon ni Cory, mga kaibigan. O habang wala pang eleksyon, eh mananatili sa pwesto mga appointed. Isa si pangunahing si Binay na naipwesto. Kaya nung tanggalin yung mga local officials, lalong lumakas yung mga protesta ng loyalist labang kay Cory Aquino, mga kaibigan. Palakas ng palakas dahil yung mga natanggal sa pwesto, siyempre, may mga supporter din yun. Na siyempre, kung supporter sila ni Marcos, lahat yung supporter din ni Marcos yun. Kaya ang rally nung katakot-takot eh, mga kaibigan. Oh, siyempre, lumalahok na sa mga rally niyan yung mga naapektuhan, di ba? Isa na yung gagong si Erap, di ba? Mga kaibigan, di ba yan eh, inabot ng mahigit isang buwan yata dun sa nagbarikada rin sa San Juan, hindi makaupo yung itinalaga nila si Pascual, natatandaan ko yun eh. San Pascual ba apelyido nun? Oh, hindi makapuesto. Eh, ang ginawa ni ng Malacanang, tinawagan si General Alfredo Lim na siyang ano, magpatupad nung pag-alis kay Erap. Eh wala na eh, nung puntaan nila Mayor Lim, wala na eh. Yung mga nagrarally, tsaka yung si Erap, lalo-lalo na, wala na eh. Samantalang nung nagbabarikada ron, sabi ni Erap, dito na ako mamamatay. Mga kaibigan, eh yung pala, hindi totoo yung sinasabi niya. Eh di ba, naikwento ko na sa inyo yung pangyayari niya, binaboy niya yung City Hall. Dahil tatanggalin na siya, pagdating ni Mayor Lim, pinadlock nila, pinakuan nila ng cross, naka-cross, naka-X, yung bungad ng pintuan ng dating munisipyo ng San Juan. Mga kaibigan,
kumuha pa ng mga bareta yung mga pulis para matanggal yun at mabuksan. Nung buksan eh, alam nyo tumambad mula sa ibaba hanggang itaas. Eh halos pininturahan ng dumi ng tao eh. Pasintabi yun sa mga kumakain eh. Diba walang hiya talaga, diba? Sa madalit sabi, ganun ang mga naging senaryo nung panahon na Sinene Pimentel ipatupad yung pagtanggal sa lahat ng mga local officials. Elected officials yan, ha? Eh, pero baliwala na yung pagiging elected official nila sapagkat meron na nakaupong presidente na nagdeklara ng revolutionary government at inabolish na yung batasang pambansa, mga kaibigan. Ngayon, siyempre, walang puwersa si Cory. Mahina. Napakahina nun. Kung hindi dahil kinene Pimentel, eh walang ano yun. Walang pundasyon. Kumbaga, nakatayo isang bahay na walang pundasyon si Cory Aquino nun. Mga kaibigan. At nagkaroon lang sila ng mga poste, mga kaibigan, kung hindi dahil sa naisip ni Nene Pimentel na italaga yung mga OIC. Ang dami nakatsamba. Kasi ultimo yung mga makamarcos din ng araw na hindi manalo sa eleksyon o kaya siyempre babalimbing, ginamit na oportunidad yun. Nakapuesto rin, di ba? Sa panahon ni dating Pangulong Cory Aquino, di tinanggal lahat yan. Pero unang-una dyan, si Binay. Kaya nung magkaroon ng mga rally, mga demonstrasyon, ang mga loyalists laban sa kay Cory nun, ang lagi nang unguna dyan, di ba, si Binay? Nag-ship-ship si Binay talaga ng gusto. At kaya siya natawag na Rambo, di ba? Akala mo kung sino sundalo, may dalang Armalite. Ang liit-liit. Mga kaibigan, di ba? Ay membro ng ano yan eh, ng Atom eh, nung grupo ni dating Senador Butch Aquino eh. Atom. Ngayon, nagtataka tayo bakit wala siya dun sa wake. At alam ba ninyo, na sa pinagkahaba-haba ng panahon. Hindi ba ang partido nun eh? May partido si Nene Pimentel, yung PDP. Partido Demokratiko ng Pilipino. Ako kung yun tama yun ha. Pagkatapos, naging PDP laban na yun. Bale, yun ang naging partido ng ruling administration noon sa panahon ni Cory. At saka pagkatapos ni Cory, existing yung partido. Alam nyo kung bakit. Kasi si Binay, hindi na naalis sa pwesto yan sa pagka-mayor simula nung siya maitalagang OIC, na natili na siya dyan eh. Sali na sa asawa, sa anak. Madali sabi. Pero, sa pinagkahaba-haba ng panahon na yun, siya ang ginawang presidente ng PDP, ni Nene Pimentel. Kaya yung relasyon nila na natili sa mahabang panahon eh. Siya, bali ang si Nene, titular head na lang. Pero ang talagang presidenteng kinikilala ng PDP noon eh si Binay. Eh kaya siguro wala na nagmembro sa PDP noon dahil si Binay na lang eh. Di ho ba, mga kaibigan? Ngayon, natapos yung pagiging PDP laban leader ni Binay, ha? At nabalik itong PDP doon sa anak ni Senador Pimentel na si Coco. Bakit? Kalain ninyo eh. Ang tinulungang kandidato ni Binay, ginawa niyang kandidato ng PDP, yung si Mig Subiri, kalabang mortal ni Coco Pimentel yun, di ba? Nagkaroon sila ng problema dahil
Itong si Coco Pimentel dinaya sa eleksyon. Tapos naupo si Meg Shabiri hanggang sa bumaba yung resulta ng protesta, talo si Meg Shabiri, di ba? O mga kaibigan, pagkatapos no nakalain mo, eh isa sa mga kinuhang kandidato ni Binay sa kanilang partido, nung tatakbo yata siyang presidente noon eh si Meg Shabiri. O kaya sa galit ni ano ni Coco Pimentel sila na nagkaroon sila ng hindi magandang palitan ng salita hanggang sa si Binay nagtatag ng sarili niyang sarili niyang partido. Hindi ba ganun ang nangyari? Eh pero kapag ang tao namamatay, ang dami nga dyan plastic eh. Di ba? Oh, pag kami namamatay para magmukha silang mabuting tao, pumupunta sa patay. Eh pero ito eh, sa kasaysayan ng politika, mga kaibigan, eh kahit magkalaban sa politika, makikita mo yung tao nag-respeto, nagbibigay ng respeto. Oh, kay totoo man yung kay hindi man, lalo yan eh, ang haba ng inyong pinagsamahan at kung marunong kang tumanaw ng utang na loob, mga kaibigan, eh kung sino ka ngayon sa politika, eh dapat eh, kahit papano, mga kaibigan, malaki ang naging bahagi ni Nene Pimentel kung ano ngayon ang inabot ni Vice President Jojo Binay. Di ba? Kahit na naging magkalabang kayo noong nakaraang eleksyon. O kaya iba ang dinalang kandidato ng PDP laban. Si Presidente Duterte ang dinala, hindi ba? Eh parang mas... Parang malalim ang hinanakit ni Binay kay dating Senador Nene Pimentel dahil sa pangyayari na yun. O mga kaibigan, di ba? Kaya, ewan ko lang ha, hindi ko naman inuusgan. Baka naman pagka binalik na rin sa Heritage Park yung, kasi muling ibabalik sa Heritage Park yung labi ni dating Senador Nene Pimentel, pero yan idadalin pa yata sa Cagayan de Oro bago ibalik dyan sa Heritage. Ngayon, baka naman doon dumalo rin si Binay. Pero dapat nandun siya sa Necro di ba? Necro yun, hindi yung Negro. Necrological Services yun, hindi yung Negro. Logical Service. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Meron pong nagpapanukala na ibalik, ipasang batas, na maibalik itong good manners and right conduct bilang subject. Yan ba? Kinakailangan pa ba ng batas yan, mga kaibigan? Ang problema, bakit ba tinanggal yan? Yun ang hindi ko talaga lubos maiisip eh. Kaya nung araw pa, siguro mga, matagal na eh. Mga year 2000 pa eh. O bago pa mag-2000 eh. Nung una kong mapansin niyan kasi, di ba nga eh, pumapasok tayo kung saan-saan. Manonood tayo ng sine, pupunta tayo sa restaurant, naglalakad tayo kung saan-saan, papasok ka sa mga bahay ng may bahay. Napapansin ko noon, kaya ako naisip itong, naitanong ko yan, bakit hindi na ba tinuturo yan? Yung pala hindi na tinuturo.
Eh, kago eh, kaya naman pala eh. Oh, papasok ka sa mga restaurant, bahay na may bahay. Minsan nga, makikita mo sila sa simbahan eh. Eh, kailangan yun, nakasumblero. Hindi na inuubad yung sumblero, mga kaibigan. Mantalang dati, pupunta ka lang sa bahay na may bahay eh. Mag-ubad ka ng sumblero mo. Hindi ba? Oh, parang kagandahang asal yun, mga kaibigan. At saka napapansin na ninyo yung pag-iiba na ng pag-uugali ng mga bata. Eh talagang yung pagbabalik niyan GMRC, malaking bagay yan. Nakita ninyo, pinagkukumpara natin sa Japan. Hindi ho ba? Doon makikita ninyo sa mga video, panoorin ninyo, yung mga bata, ha? Primary, elementary, mga kaibigan, makikita ninyo, ang wala silang ano, curriculum, ibang curriculum, kundi ang tinuturo sa kanila eh kung paano ang tamang pakikisalamuha sa community at yung tamang pakikitungo base sa kanilang kultura. Di ba? Ganun yun eh. Kaya makikita mo, yung mga bata ron sa eskwela, maliliit pa, nagluluto sila. Sila yung magluluto nung magiging tanghalian nila o kain nila dun sa eskwela. Yun ang gagawin nila. Bago nila gawin yun, alimbawa, may mga tanim dun sa eskwela, sila pipitas nung mga tanim nila. Sila rin ang maghuhugas, tulong-tulong sila ron, kanya-kanya sila ng assignment kung saan sila anong gagawin nila, papel nila doon sa pagluluto. Oh, merong mga maghahain, ha, maghahanda ng pagkakainan nila tsaka paglalagyan ng mga pagkain, mga kaibigan. At pagkatapos noon, kumain, meron ding mga magsisipagligpit. Yun ang tinuturo sa kanila, bata pa lang. Eh di ba yun ang importante, mga kaibigan? Dapat ganun tayo dito eh. Yung mga bata pa lang eh, hinuhubog mo na sa mga gawaing bahay. Pagkatapos nun, pagka nasanay na sila sa ganun, merong mga okasyon, ilalabas naman sila. Maglalakad sila sa labas, kasama yung teacher. Tuturuan silang tumawid sa mga karsada. At tuturuan sila kung paano sila magbibigay respeto. Kaya doon, wala yung makikita mong tumatawid kung saan-saan. Dahil bata pa lang, ay naituro na sa kanila yung tamang pakikitungo sa komunidad at sa kapwa-tao. Dapat yun ang gawin dito. Di ba ngayon mapapansin ninyo kung saan-saan tumatawid yung tao? Sabi ko nga sa inyo, minsan nagmamaneho tayo. Makakakita ka, merong mga guhit sa karsada, di ba yung tawiran? Pero yun, yung tawiran na yun, wala na may stoplight. Ha? Ba't naglagay ng tawiran doon? Para doon sila tatawid. Pero hindi kung kailan mo gustong tumawid, eh pwede kang tumawid doon. Kung nakita mong merong guhit ng pedestrian, eh akala mo, eh karapatan mo nang tumawid doon. Kahit na yung sasakyan na, yung paparating na sasakyan, tumatakbo ng 60 kilometers per hour at ang distansya sa'yo, ilan di pa na lang, pag gusto mong tumawid, pwede kang tumawid. Eh, gago ka. Kaya lang naglagay ng tawiran doon, ha? Para pagbigyan ka. Eh, pero kung isang sasakyan, alanganin na siyang tumigil para pagbigyan ka. Eh, ikaw naman natatawid, dapat may sintido kumong ka. Alam mo rin kung kailan ka tatawid at hindi ka tatawid kahit wala yung signal light. Yan ang hirap dito eh.
Tapos yung pamatapang igigiit pa yung karapatan niya. Eh di ba nakitaan niya tawiran? Eh gago ka. Eh kahit na may tawiran dyan, kung alanganin na yung tao na nagmamaneho ng sasakyan, eh pwede ka niyang hindi pagbigyan at ikaw naman ang magbigay. Oh, kasi baka masagasaan ka pa eh, di ba? Eh kung bigla mong gawin yun. Eh ang daming nagmamarunong kasi rito eh. Kaya useless na makipagtalo ka. Merong mga kakilala kaming foreigner. Nagpasyal dito. Alam mo sabi, hindi iuunlad ng Pilipinas. Nagulat ako eh. Bakit? Eh ano, nakikita mo ba kung saan-saan tumatawid? Saan-saan sumasakay? Oh. Eh paano uunlad yan? Paano hindi itinuturo yan sa eskwela? Hindi tayo hinubog sa ganon. Sabi ko nga sa inyo, iba man ang kultura ng Hapon, yung kultura nilang yun, alam nilang lahat. Bakit? Simula pagkabata eh. Itinuro sa kanila eh. Mga kaibigan eh. Magkaiba man tayo. Sabi ko nga eh, bakit yung mga mabuti hindi natin gawin? Kunin, hiramin. Oh, hindi ho ba? Bakit ko ano yung masama? Yung soji bill. Kung meron sa iba, ginaya naman dito ng mga walang yan demonyo. Katulad ni Risa Ontiveros. Kumokopya, mga kaibigan. At ang kinokopya, kademonyohan, kahayupan, mga kaibigan. Bakit ang hindi nating kopyahin yung ginagawa ng mga Hapon? Oh, karamihan sa kanila, mga walang tinapos ha. Sa universidad, walang mga bachelor's degree. Walang mga baccalaureate yan. Pero ba't lahat yan, may mga trabaho. May available na trabaho sa kanila. Ha? Mga kaibigan. Kukunti yung mga may tinapos din dyan eh. Kumpara mo sa hindi, sa Japan. Mga kaibigan. At ang bata dyan, hindi pinupuwersa. Kaya yung mga may pagkakataon, siguro, dumadating din sa punto na nawawala ng gana yung mga bata na magsipag-aral. Bakit? Maaga mong pinuwersa eh. Oh, papupuntahin mo sila sa eskwela. Ah? Pero, hindi yung kasingigpit dito na napakaraming bata pa, may academics na, may mga kung ano-ano nang tinuturo. Ang dapat pasimulan dyan yung sinasabi natin eh. Paano sila gagawa ng mga trabaho nila pag sila'y nasa bahay. Maayos nilang gagampanan yan. Kaya sila doon, oh, meron silang yung tinatawag na bento, di ba? Alam nyo ba yung bento? Yung set meal, di ba? Eh, nakalagay yun sa isang maayos na parang korting kahon eh. Minsan yun eh, mga kahoy din ang mga ginagamit dun eh. Oh. Ngayon, mga kaibigan, yung umpo, pagkatapos nilang kumain, binabaon yun kung saan-saan, pwede na lang kainin yun eh. Kumain sila sa park, kumain sa tren. Yun, wala kang makikitang matitirang basura dun. Kung paano nila binuksan yun, ganun din nila itatapon yun, mga kaibigan. Maayos nilang binuksan, maayos din nilang itatapon. Magbabalik ho tayo pagkatapos ng ilang paalala. You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders. This is DZRJ 810 AM Radio Bandido on Radio Vision Channel 224 on Sky Cable Manila, on TV Plus boxes, and live on radio on DZRJ 810 AM. Informing, advising, and entertaining the Filipinos and OFWs around the world. Streaming on www.facebook.com/DZRJ810AM. Raja Broadcasting Network Incorporated, member KBP, kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Radio Bandido, 810 AM.
Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin, matapang. Ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire, Lapid Fire. Kasama si Percy Lapid. Magpapatuloy po tayo mga kaibigan. Ngayon, ingay yung panukala daw na ibalik itong good manners and right conduct. Dapat lang. Pero alam nyo, dapat itong Department of Education merong initiative eh. Di ba? Para dyan sa bagay na yan. Kaya kami nga nung araw, may gardening pa, elementary, nakakatamad eh. Di ba? Sipin mo, lalo kung panghapon ka, alas dos, alas tres ng hapon, pag-gardening kayong, init-init. Di ba? Oh, eh, pero dito, yan ang dapat na bigyan natin ng atensyon kung gusto natin na mahubog natin ang mga susunod na henerasyon bilang mga mabubuting mamamayan at maihanda sila doon sa environment na kung paano dapat silang mabuhay dito sa bansa. Hindi lang sa bansa. Kasi darating ang oras, mawawala ang mga magulang niyan eh. Paano kung walang alam niya mga yan? Di ba? Lahat ng mga gawain sa bahay, dapat iano nila yan eh. Yan ang igawa nila ng module eh. Para yan doon sa mga preparatory. O, bagamat tinuturuan silang magbasa at sumulat, eh dapat mas marami yung aktibidad na hindi sila maiinip, di ba? Dahil may ginagawa sila eh. Lalo yung mga bata, subukan mo. Yung mga bata eh, makakita na naglalaba sa bahay lang eh. O, may bata sa bahay. Pag nakakita na naglalaba yun, susumpungin yun, pupunta Rosano, gusto niya, maglaba din siya. Pag nakita nung meron naghuhugas ng pinggan, nakikihugas ng pinggan. Hindi ho ba? Eh kung yan, itinuturo yan sa eskwela. Tapos eh, dapat siya may mga program yan. Ha? Na hindi yun dito, puro ang ginagawang program, beauty contest, yung mga kung ano-ano, mga bata pa, kaya mga bata pa lumalandi na, di ba? Nagbabareto na. Hindi. Seryoso ho, mga kaibigan. Dapat yan ang ituro eh. Tapos, dadalhin sila ng teacher mula sa eskwela, ha? Para maglakad sa paligid, ha? Sa community. Oh, tuturuan silang tumawid. Doon sa Japan, mapapanood ninyo, yung mga bata, pila-pila, oh, tatawid sila. Pagka nakita nila, huminto yung sasakyan. Kasi doon, pagka nakita, tumatawid yung tao, doon sa tawiran na may stoplight naman doon eh. Kahit na sila stop, humihinto yun. Oh, kaya hindi tayo magkakaproblema yung magigiitan ng karapatan, mga kaibigan, sa karsada, kung bata pa hinuhubog na natin. Kung paano sila makikitungo at hahalo sa lipunan at komunidad. Hindi mo ba? Kasi nung araw, di ba, hanggang ngayon naman yata, meron nun yung simple-simple lang yun, no? Yung abakada na, kwa, na aklat. Yun ang unang aklat na ng grade 1, di ba? Abakada, makikita nyo, puro drawing lang yun. Ewan ko kung napalitan na yun o ano, ha? Eh, makikita mo doon, naka-drawing lang, nagwawalis yung matanda. Eh, wala na yun eh. Ha? Okay pa rin yun, pero kailangan actual. Actual mong ituturo sa kanila yun. Actual nila mararanasan yun. Diba? Yung pagsakay sa, kwan, sa mga public transport. Oh, paano kayong sasakay ng jeep, di ba? Paano kayong sasakay sa train kung meron train?
Oh, mga kaibigan, dapat siyang ginagawa ng mga teacher yan eh. At ipinatutupad yan ng Department of Education. At yung sa klase nila, meron pa yatang oras na natutulog sila. O hindi ba napaka-importante nun sa bahay, sa pamamahay? O gusto natin yung mga bata, pagdating ng pagkakain ng panangalian, magpapahinga. Gusto natin yung mga bata natutulog, di ba? O, at saka lang gigising pagka eh kasi kailangan nila sa paglaki yun. Kaya yun, ginagawa din sa eskwela eh. Eh pero pagka, ewan ko, bihira na siguro yung bata na hindi papasok pagka ganun yung kwan eh. Yung aktibidad nila sa loob ng eskwela. Eh pero baliwala yan, yung GMRC na yan na itinutula. Kung puro ganyan lang, kung ibabalik lang natin sa kamukha nung araw, ang dapat ngayon, idagdag natin yan. Ito yung sinasabi natin na ginagawa sa eskwela, hindi yung puro torture sa ano, sa pipilitin mo mag-isip yung tao, eh bata pa yun. Ituro mo muna yung pinakamadali, yung matuto silang bumasa at matuto silang sumulat. Pagkatapos no, mas marami na yung aktibidad na may kinalaman kung paano sila magiging mabuting mamamayan. Yan. Sa komunidad at sa lipunan. Oh, yun ang para sa akin, mga kaibigan. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Ulahin ko na hong pasalamatan si Marlin Rojas, mga kaibigan. Yung matagal na nating taga-subaybay, nagkaharap kami para ibigay niya ho sa akin ito. Dalawa, artist siya eh. Dalawa itong ginawa niya. Ito yung isa. Ayan. Lagay ko kaya rito. Ayan. Ayan, napapagitnaan ako sa mga nanonood sa atin ng dalawang charcoal painting, ha? Ewan ko kung yun ang tawag dito. Na ang may gawa po ay si Marlin Rojas. Dati rin ho siyang entertainer sa Japan. Mga kaibigan, katunayan yung nagka-interest siguro siyang nagtaka siya raw nung nakikinig siya sa atin. Marami siya mga nababanggit ko ang kilala niya. Yun pala, isa ho sa mga kamag-anak nila ang dating nagdadala ng mga talent doon sa aking ama para sila po ay makapunta sa Japan nung araw. Katunayan, yung isa sa kamag-anak niya, kilala ko eh. Malapit sa amin nung araw yun eh. Si Mr. Mendoza. Ayun. Ang mga anak, eh puro singer din. Ha? Oh, kaya ano eh, na ito ginawa niya, last year para po ito, mga kaibigan. Pero ngayon lang niya, kailan lang niya natapos, at ngayon lang niya naibigay sa atin. Ipapasalamat po tayo kasi, ano yan eh, pinaghirapan yan eh. At saka yan, kung babayaran mo yung gagawa niyan, eh mahal ang ibabayad mo dyan, mga kaibigan. At kung di ako nagkakamali, meron na akong mga pang ano na to. Dahil dalawa ito, meron na rin akong dalawa o tatlo na gumawa ng ganito. Eh. Iba lang, ano naman pala yun, caricature. Meron ako niyan, caricature naman. May gumawa rin na dating nakikinig sa atin. Binigay sa akin. Katunayan, meron pang isang artist tayong kaibigan eh. Tsaka ako nababanggitin ang pangalan eh. Eh, matagal na niya akong iniimbita. Ha?
doon sa kanyang gallery para gusto niya raw akong igawa rin ng ganito eh. Oh, hindi ko akalain, si Marlin pala may ginawa. Ngayon, ay si Lander pala, yung isang musician din, binigyan din pala ako nito ng ganito. Caricature naman yata yung ginawa ni Lander sa akin. Pero bago pa yun, meron pa eh. Si Benji, yung nasa Korea na magaling na musician din. Hanggang ngayon, nando sa South Korea. Oh, meron din ginawa sa akin yan. Ang ganda, malaki. Halos ganito kalaki yung ginawa niya. Oh, caricature naman ho yun. Etong charcoal, eh, ngayon lang ako nagkaroon yan. At salamat ulit kay Marlin Rojas. Si Marlin ho, minsan nung tayo'y manawagan para matulungan yung mga unano, maabutan ng konting pamasko noong nakaraan, eh isa si Marlin sa mga tumugon, mga kaibigan, doon sa ating panawagan na yun. Maraming salamat ha, kay Marlin. Ngayon po mga kaibigan, sino ba itong si Justice Diosdado Peralta na napiling maging kapalit bilang Chief Justice of the Supreme Court? Ha? Nagretiro ho yung pinalitan niya si Lucas Bersamin noong October 18 lamang. Ano ho? Ngayon, ang sabi, 25 taon sa judiciary itong si Peralta. 10 taon doon sa 25 taon na yun, 10 ay bilang associate justice siya ng Supreme Court. Ang tagal, ano? Ang haba ng Supreme Court nito. Pero siya po ay nagsimula sa judiciary bilang hukom o judge, ha, huwes ng Quezon City Regional Trial Court noong 1994. Ba? Panahon nito ni FBR, ano? Oh, mula sa Quezon City, siya po, ha, from judge, Quezon City judge, eh siya'y na italagang Sandigan Bayan Associate Justice ni Presidente Gloria Macapagal Arroyo. At habang siya ay nasa Sandigan, siya po ay naging membro ng division na humatol, ha? Naggawad ng hatol kay ERAP sa kasong plunder. Yan. Noong March 2008, kasunod ng pagkakatalaga kay Teresita Leonardo de Castro, ito, kasama niya ito dun sa mga humatol kay ERAP eh. Diba? Silang dalawa yung Sandigan Justice dun eh. Si Peralta ang pumalit, ha, bilang presiding justice noon ng Sandigan Bayan. Oh, pagkatapos ng makalipas ang 10 buwan, noong January 2009, siya po ay naging ika-62 Associate Justice ng Korte Suprema. Yan. Eh, pero bago sa kanyang pagpasok sa judiciary, naging prosecutor pala ng lawag itong si Juan, si Peralta at saka sa Maynila. Nag-graduate noong 1979 sa University of Santo Tomas, Faculty of Civil Law. Oh, eh pero hindi, average lang siya eh. Kaya nga umiyak peto sa ano eh, dun sa pagdaan niya sa JBC, mga kaibigan eh. Siguro yun ang pinanalunan niyang premyo sa JBC na ma-recommend siya kasi umiyak siya rin eh. Alam niyo naman ang contest ngayon eh, kahit sa TV, di ba?
maglalagay sila ng singing contest. Pagkatapos, yung mananalo pala, hahatulan dahil sa drama. Pagka naiyak sila doon sa buhay ng contestant, yun ang pananalunin nila. Nakalimutan nila, singing contest yun. Diba? Ganyan ngayon yung mga ano ha. Yung mga patimpalak sa sa pag-awit kahit saan nilalagyan ng ano ng isipin mo sumali ka oh buong akala mo susukatin kayo sa talent nyo sa pagkanta kamukat-mukat mo eh. Nung makarinig ng malungkot na buhay, yun ang mananalo. Sa drama pala yun, mga kaibigan. Ganun na nangyari ngayon sa JBC dahil nung sumalang itong si Justice, itong si Chief Justice ngayon, Peralta, may umiyak doon, oh. Deserving nga niya ako eh. Kasi ganyan ganito, umiyak, oh. Mga kaibigan, nadadaan na sa iyak ngayon eh. Oh, ang daming ganyan. Doon sa JBC, yun daw kanyang mga nagawa bilang membro ng judiciary. Sapat daw po nakatibayan na siya ay karapat-dapat na maging Chief Justice of the Supreme Court. Nasasabi pala, dapat pala sinasabi mo yun. Di ba parang nakakahiyang sabihin yung, ako hindi ko kaya yun eh. Halimbawa, bilang broadcaster, sabihin mo, ano naman katangian mo para tanggapin kitang dito sa istasyon? Ito, sapat ang ano ko eh, para ako'y bigyan nyo ng pagkakataon. Mahirap sabihin yun eh. Di ba? Pag tinanong lang sa'yo, saan ka ba nanggaling? Dito po ako nanggaling, ganito. Pero sa akin mang gagaling, para buhatin ko yung bangko ko, sabihin ko na sapat ang aking kung tagal siguro. Kung tagal. Kasi ito ha, binabanggit lagi, ito si Peralta, kasama si Teresita De Castro, sila ang naggawad ng conviction kay Erap Estrada sa kasong pandarambong. Sila sumintensya. Ano hatol nila, di ba? Reclusion perpetua. Di ba? Yun ang naging hatol nila eh. Nung sila'y nasa Sandigan Bayan, hinatulan nila si Erap. Lahat dito ha, sinasabi yung siya ang nagponente nung pagpapalibing kay dating Pangulong Ferdinand Marcos. Di ba? Lahat nung mga depekto niya sa nanakita, mga kaibigan, na pwedeng ibuta sa kanya, binabanggit yun kahit sa TV kanina nung pinanonood ko yung news eh. Parang pinapasama siya, yan ang binili ninyong Chief Justice of the Supreme Court. Yan yung nagponente nung ganito-ganon. Ngayon, pero merong isang hindi nila binabanggit eh. Lahat binanggit nila eh. Lahat na makakasama sa kanya, babanggitin. Pero merong iniiwasan ng media laging banggitin. Mga kaibigan, di ba binanggit nila na siya nag-convict kasama si Teresita De Castro. Pareho sila naging associate justice at eventually naging parehong naging chief justice ng Supreme Court. Pero meron silang isang depekto na ginawa na nakasira sa rule of law. Mga kaibigan, tandaan ninyo, yun ang dapat ninyong mapansin. Yung pagsira na ginawa nila sa batas tungkol sa plunder.
silan gumiba ng plan B. Tama, hinatulan nga nila si Erap sa kasong pandarambong. Pero ano ginawa nila? Sinira nila yung plunder. Yan ang dapat naging issue kay Peralta. Ewan ko bakit iniiwasan, pati ng mga abogado, ba't wala makapagsalita sa inyo? Nakapagtataka yan. Asan yung inconsistent Bar of the Philippines? At saka itong mga gagong ano, tumututol sa pagpapalibing kay Marcos. Na minumura nila kung sino-sino dahil pinayagang malibing si Marcos. Mga kaibigan, hanggang ngayon, pinagyayabang nila yan. Bakit daw hindi, di ba ang ginagamit nilang dahilan kung bakit nila minumura yung si Presidente Duterte dahil sa pinayagang mailibing si Marcos sa libingan ng mga bayani. Eh, hindi naman si Duterte ang ano eh. Ang nagpasya eh, di ba, ang Korte Suprema? Oh, eventually, Korte Suprema nagsabing pwedeng ilibing si Marcos. Ngayon, bakit daw nila binabanatan ha, yung pagpapalibing kay Marcos? Kasi raw si Marcos magnanakaw. Tandaan niyo yan ha. Magnanakaw daw si Marcos. Ngayon, bakit sila galit lang kay Marcos? Bakit si Marcos lang ang hanggang ngayon inuusig nila sa pagnanakaw? Si Marcos, eh si Marcos hindi naman nila napatunayang nagnakaw eh. Akusasyon lang nila yun eh. Hanggang ngayon walang napatunayan. Ano katunayan? Nasasabihin nila, eh di ba natalo si Marcos sa kaso, pinababalik nga yung, pinababayaran nga itong mga biktima ng human rights. Ano? Eh human rights pala kaso niya, binugbog pala yan, nagnakaw ba yun? Hindi, yung perang binabalik, yun ang ninakaw. Saan ninakaw? Wala naman sila masabi kung paano ninakaw. Hindi ba pag nanakaw, sinasabi mo, katulad kay Erap. Si Erap talaga mandarambong yan. Bakit? Convicted yan eh. Yan napatunayan. At alam mo kung saan ninakaw ni Erap yung pera. Sinasabi sa desisyon. Hindi ba? Yung pera ng SS, GSIS, wedding, lahat yan ninakaw ni Erap yan. Sabi niya, pero hindi naman pera ng taong bayan niyang kuha na, yung pera ng wedding. Ano sabi sa desisyon? Pera ng taong bayan yan. Oh. Akala niya kasi, kumo hindi gobyerno yung pinagkuna ng pera, eh taong bayan yung kinunan mo. Sino ba tumaya sa wedding? Hindi ba taong bayan? Oh. Ang pagkaintindi niya sa taong bayan, basta pera lang ng gobyerno, yun lang ang taong bayan. Eh yun ang hatol eh. Ngayon, ito pinakamasamang ginawa ni Bersamin, ni Peralta. Ayan, kasama naman si Bersamin dun eh. Bumoto yan eh. At saka yan si Teresita de Castro. Alam niyo ba yung kasong plunder? Sinira nila yun. Kasi po, nung si hinatulan nila si Erap, hindi ba? Ano ang atol nila? Convicted. Makulong ng habang buhay. Mga kaibigan, yun ang katumbas na parusa eh. Nung plunder. Ha? Kumibitay, dibitay yan. Ngayon, kasama dun sa hatol nila, yung pagtanggal, kung tawagin yan, accessory penalty. Dalawa. Ang accessory penalty dyan, yung ano, pagtanggal sa karapatan mo, yung political, civil and political rights. Na hindi ka na pwedeng kailanman humawak ng anumang tungkulin sa gobyerno. Oh. Mga kaibigan, disqualification.
from holding any public office perpetual habang buhay. Di ba kumandidato si ERAP sa Maynila at merong naghain ng protesta? Sapagkat may hatol sa kanya eh. Hindi ka na pwedeng kumandidato, convicted ka. Eh, hindi, yung mga tanga, hindi, pinardon yan eh. Eh, gago ka pala eh. Yung pardon, hindi sinasabi ko mo pinardon ka, wala ka ng kasalanan. Ang ikatumbas lang ng pardon, ang pinapardon sa'yo, yung hatol na pagkulong. Sinususpindi lang yung kulong sa'yo, pero yung krimen, yung kahayupang ginawa mo, eh nananatili yun. Hindi mo na pwedeng burahin yung convicted ka. Convicted ka. Ha? Criminal ka. Convicted criminal. Oh. Eh ba't di ba nagprotesta sa COMELEC? Eh tarantado yung nakaupo sa COMELEC. Mga walang hiyana yan eh. Magtitiwala pa ba kayo sa COMELEC? Yung si Brillantes, pinayagan si ERAP makatakbo dahil daw merong pardon. Ha? Mga kaibigan, eh may batas din yung pardon eh. Na hindi ka na pwede, para lang maibalik sa'yo, ha? Yung karapatan mo na ma-exercise yung political rights mo. Kinakailangan, nakasulat sa pardon. Wala naman doon sa pardon niya. Ang nakalagay sa batas, it should be expressly remitted in the pardon. Malinaw, dapat nakasulat sa pardon. Ang alin? Na ibinabalik sa iyo yung iyong political rights. E pag sinabi mong political rights, merong e sa dulo eh. Ibig sabihin, pag sinabi mong political rights, marami yun. E alin dun sa political rights? Dapat maliwanag yun. Alin dun sa political rights ang ibinalik sa'yo? Kasi po, pag sinabi mo rights, yung sa political rights mo, yung bumoto, isa yun. Yung ikaw, pwedeng iboto, isa pa rin yun. Ay alin dun? Mga kaibigan, bakit nila nabaluktot yung batas? Sinira nila yung plunder. Paano nila sinira? Una, sila naggawad ng hatol. Alam nila yung batas eh. Pangalawa, alam ba ninyo na yung kaso ni ERAP, bago nila pinasyahan, meron silang katulad na kaso, disqualification din dahil convicted din. Mga kaibigan, merong automatic disqualification, perpetual disqualification. Bago pinasyahan yung kay ERAP, hindi ho magkala yung panahon nito. Ah. Sila rin yung mga nakaupo na humatol dito. Bago nila hatulan yung pasyahan yung kay ERAP, kinatigan nila eh. Sabi ng COMELEC, pwede. Eh di tumakbo sa Korte Suprema yung naghain ng petisyon. Akalain nyo katigan, pwede raw. Sinangayunan nila yung desisyon ng COMELEC na pwede tumakbo si ERAP. Ginulo nila eh. Oh, pero bago ho yun, hindi pa nagtatagal, sila rin ang humatol sa kaparehong kaso. Yung kaso ni dating Congressman Romeo Halusos. Pinitisyon din yan. Nagay na certificate of candidacy. Ang sabi, disqualified, sabi ng COMELEC. Pareho yun ang kaso yun, ha? Similar yun. Dito naman sa Supreme Court, sabi, sinangayunan din nila. Hindi rin pwedeng tumakbo si Halusos. Pero pagdating giyera, pwede. Ang tanong ngayon, alin doon ang susundin mo? Alin batas ngayon ang pagtutularan? Di ba kung tawagin yung mga desisyon na yan eh, jurisprudence, basta may pasya na ng Korte Suprema, ano ibig sabihin nun? Batas na pagtutularan.
Kaya yung mga desisyon nila, tinatawag din na batas. Any decision of the Supreme Court becomes a law of the land. Mga kaibigan, sipin yung katarantaduhan yan. Yun ang masamang ginawa nila Peralta at De Castro. Bali ba? Sila yung humatol. Yun ang masama. Kayo yung nag-awad ng hatol na yun eh. Nung nasa Sandigan Bayan. Pagkatapos nung nalipat sila sa Supreme Court, pwede nang tumakbo. Nung sa Sandigan Bayan, hindi pwedeng tumakbo. Magbabalik po ako pagkatapos ng ilang mensahe mula sa ating impilan. You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders. Bravo! Ang pagi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 g
Bibigyan mo tigay 1,000 para ano, iboto ka sa 2022. Ngayon, balak daw gumawa ng pelikula. Bayani, eh, tinanggihan ng mga kwan eh. Nung mga igagawa niya ng pelikula eh. Ewan ko, kamag-anak ni Peralta yung ano eh, yung bayani eh. Ngayon, ito ho, ha? Magbabasa-basa muna tayo dito ng mga pagbati at ng mga reaksyon, ha? Parang may nakita yata ako kanina rito. Sino ba yung... ito. Nanonood pala. Itong anak ni Yumaong Judge Mariano. Judge Mariano. O si Kajun Mariano. O, nanonood pala sa atin. Bueno, mga kaibigan, ito ha, magbabasa-basa tayo ng mga reaksyon dito at ng mga pagbati. Salamat ulit ha, Marlene Rojas, dito sa iniregalo mo sa akin. Si Arlene Tanyedo Barrias ng The Netherlands at saka ang kanyang husband na si Ramon ay ating pong binabati, mga katropang Lapid Fire po yan. Oscar De Jesus, matagal na ho nating katropa ito, sa California siya, nanonood din po sa live streaming natin. Seni Monroy Legaspi, yan. Si Alex Espinosa Makalinaw, nanonood sa atin from Jeddah, Saudi Arabia. Si Vicente Prasdilla, si BenQ Autoshop, nanonood at nasa Japan na naman siya ngayon. Nasa Oyama, Tochigi, Japan. Oh, isang buwan doon. Magtatagal sila. Si Antonio Alon ng Stockton, California. Ano-ano kaya ni Antonio? Etong ano, gumawa ng pusong bato, si Alon. Oh, kaibigan ko yan eh. Si pusong bato. Si Bella Saledor Privado Regencia. Sa lolo ko nadinig ang salitang diputado ng bata pa ako. Oh, narinig pala yun ni Bella. Eh si Bella nasa ano ito eh? Sa Kuwait. Yan. Oh, si... ano? Si katropang Jundi Valencia. Singer na, artista pa. Ha? Si Roger Tortal Aquino, nasa Cebu, nanonood din po. Ha? Si Homer Kilala, nanonood naman from Leyte. I just came from the hospital yesterday, and today impression is pneumonia. Kaya pala meron akong ubo. Ha? Ay nako. Ibig sabihin eh, nagkakaedad na. Yan ang uso ngayon sa mga nagkakaedad. Si Edwin Javier ng Burbank, California. Nanonood po sa atin. Tina Rodriguez. Nanonood naman from Winnipeg, Canada. Si Joe De Lemos ng Fresno, California. Pero no, nagtatrabaho yata ito sa IRS. Kaya mag-iingat kayo ha. Huwag kayong luluko-luko. Baka mamaya ay sumbong ko kayo rito kay ano, Joe De Lemos. Paimbestigaan ko kayo. Eh, paimbestigaan mo yung ano, yung bagman. Ha? Na bumili ng kotse dyan. Bagman ng isang general. Oh, na bumili ng kotse, iniregalo dun sa nililigawan niya. Dyan sa California. Baka may kilala ka ron. Si Reynald Floria. Ha? Para maniwala ang mamamaya na patas na ang PNP, kailangan umusad na ang kaso ni Red Santillan. Rosemary Victoria Court. Este si Rose natin, no? Sa Lapid Fire jamming. Tsaka katropa natin yan. Yula Sotelo, isang mahusay na musician po yan. No? Orly M. Hernandez. Siyempre si Rudy Santos, dating horoscope band.
nasa California. Si Hector Ponacier, Raul Villanada, Christopher Cañalita. Ayan, si Josie De Silva Ignacio. Sa Taipei, bawal kumain sa loob ng bus at ng subway. Hindi, sa Japan din, pero tinutukoy kong train yung medyo malayo ang biyahe mo. Kasi merong nagrarasyon doon. Yung tutulang lang parang mga stewardess, di ba? Sa no, nagbebenta ng pagkain. Ganun din sa Japan, sa train nung araw pa yun. Sa Hong Kong nga pala, no, binawi na nila yung bill, pero I doubt na matitigil pa gulo dyan eh. Kasi meron pang hindi sila ginagawa eh. Bagay na matagal na nila dapat ginawa, yan din lang ginawa agad. Eh ano na lang ang natitira? Parang si Albayalde mag-resign. Di ba? Oh, mag-resign dapat yung si yung babae. Si Carrie Lam ba yun? RJ Rivera, nanonood po. Naging kapalit ng GMR si IGCTA. Oo nga naman, ano? Ang pinalit doon sa GMR si IGCTA. Walang yan buhay ito. Si Leon Nilo, sa panahon ni Duterte, mahirap mo ibalik ang GMRC. Nakakatawa tong text na ito, ha? Si ano, kumbaga dito sa atin o bento, pombrera ba yun na may baong pagkain? Lunchbox, di ba? Lunchbox nung araw. Yung parang sa sundalo. Naalala ko, mahal na biyanan ko, Ilonggo yun. Pag nagkwento at magbigkas niya, iyo de po. Oh, di ba? Magaling at sobra bait niya, sabi ni Gabriel Ramos. Eh, yung mga Ilonggo, malalambing yan. Di ba? Oh, mga kaibigan. Si... ano? Raul Villanada, gamot daw yung lapid pile sa mga homesick na kababayan natin sa abroad. Ngayon ko lang napansin, pwede ka pala sa probinsyano, kahawig mo si Coco Martin. Lintik na buhay ito, mga kaibigan. Si Joe, sabi niya, may ikap pa nga kaper si... Oo nga, no? Luma na yun, na ikap. Hindi ko na matanda ko ano yan, ha? Narinig ko nung araw, ikap. Oh. At sa babae naman, home economics. Oo, pero hindi na eh. Dapat pare-pareho na ngayon. Yung sinasabi ko, yung ginagawa sa Japan, dapat yun ang... Kasi importanteng pundasyon yun. Sa bata, di ba? Yan naman pag-aaral, pundasyon lang yan eh. Di ba? Oh, kaya dyan dapat nakatuon sa mga kabataan. Yung mga maliliit pa lang, primary, elementary. Para pagdating ng high school, okay na sila, di ba? Alam na nila yung tama. Oh, si Kamaita Basilio naman, sabi niya, from Geneva, Switzerland. Sa Paris po, wala din po silang disiplina. Muntik po akong masagasaan. kasi po, hindi nila pinapansin ang stoplight. Siguro, wala na rin ano ron. Ganyang klase ng pag-aaral. Hindi na nila pinahahalagahan yung pundasyon ng mga kabataan para nila ika nga po maihanda sa pagiging mabuting mamamayan. Nung nasa Pinas kami, gusto mag-drive ni Javi Ramon. Sabi ni utol ko, si Arnel, si Javi na daw mag-drive nung papunta kami sa house mo. Hindi ko pinayaga mag-drive. Kahit pa meron siya international license, mahirap na, walang disiplina, karamihan driver sa Pilipinas. Isa pa sa mga nakakabwisit madalas, yung motor. Hindi ko alam kung ano meron niyang isip yung mga yan. May mga isip ba yan?
Sipin mo, magmamaneho ko, dadalawa gulong yan eh. Kung makapwesto ka eh, akala mo isang buong sasakyan eh. Di ba? Mga kaibigan. Eh, minsan, uukupahan dalawa panliin niya eh. Nandun siya sa alanganin. Ha? Ipupwesto niya ng alanganin. Din daming di makadaan. Di ba? Ay, nako. Si Jojo Rigunan, magulang na nga nagtitiis sa eskwela, naglilinis sa eskwela eh. Oh. Eh, hindi 'yon, dapat matutunan. Panoorin niyo may mga video sa kwan sa YouTube. Yung kinukuwento natin tungkol sa Japan. Si Levi Panahon nanonood po. Si nung araw may gardening pa, may home economics, pag magulo katulad ko, cleaners naman. Hindi dapat lahat cleaner. Yung sinasabi ko, lahat sila tinuturo ang maglinis, pero hindi na yung paiiwang ka. Kasi ginagawa niyo na eh, automatic nang pinagagawa sa kanila. Eh dito naman baka mamaya gawing alipin ng mga teacher, di ba? Mga bata pa. Kaya dapat may ano yun, may parang module, di ba? May sistema na susundin. Dapat nga mayroong ano yun eh. May manual eh. Konti lang naman yun eh. Oh. Si Rosemary sabi niya, mini-make-upan kasi nila ang mga bata kaya maagang kumakaringkin. Oh, si Carolina Luge, ng Italy, may Kodak yun stoplight, may tag, guwapa sana natanggap na yun ng multa, ano? Ah, nag-uusap sila. Sa Japan pa, yung stoplight, ha? Yung mga bata, pagtatawid, meron silang pinipindot eh. Ha? Nagbabago yung stoplight eh. Siguro napapadali yung stop ng mga sasakyan, tatawid sila. Meron pinipindot yun. Pati bulag nga meron eh. Kaya yung bulag nakakatawid eh. Kasi may tunog. Malalaman ng bulag kung pwede na siyang tumawid. Eh dito, kahit lagyan mo nun eh, pagka hindi mo itinuro yan sa mga kabataan at hindi nila nakalakihan yan, mga kaibigan, baka masagasaan yung mga bulag dito. Oh. Si Hector Punasier, nung elementary days namin ay may industrial classes kami. Tama, vocational yun eh. Oh, mula 5th, 6th grade, doon kami natuto ng basic principle of electricity ng OHMS law. Sa high school, natuto na kami ng electronics at nakabuo kami ng vacuum tube radio. Marami sa mga batch namin pagkatapos ng high school, technician na sa radio health. Oo nga, ano? May ano yung tawag namin doon? Vocational. Diba? Nung elementary tayo. Eh yun, naka-invento na raw. Si Lito Lapid, naka-invento na rin daw eh. Alam mo kung ano na-invento? Nung nag-aaral si Lito Lapid? Sabi niya sa teacher, eh sir, kasi ano eh, vocational. Eh sir, naka-invento ako eh. Ano ba na-invento mo? Ano, tasa. Anong klaseng tasa yan eh? Meron ng tasa. Hindi, ito yung tasa, pang kaliwa. Meron din oh, pang kanan. Tasang pang kaliwa at pang kanan. Dalawa yung hawakan. Ito si Tony Gachi, nung 60s elementary, mayroon kaming gardening, workshop, woodworking, electrical. Hanggang ngayon, nagagamit ko pa dito. Yan. Sa bahay ko. Nasa 65 years old na ako. Yun, no, kita ninyo. Nasa Amerika yan, di ba? Si Hermer Lagdamen. Oh, si Gabe Gabriel Ramos. Kapersi, masaya word na... Word for tonight, nagbabareto na. Si Joel Diaz, Buenos Diaz, kung disiplinado mga mamaya, pati yung mga yung ibang taga-gobyerno, madaling mayangat ang ating bansa. Eh paano nga magdidisiplina kung wala? Matagal ko na sinasabi to, paulit-ulit lang tayo, sa totoo lang eh. Yung pundasyon ang pinaka-importante eh.
simula sa pagkabata, dapat doon natin bigyan sila ng, katulad ng sinasabi ko, lahat ng gawain sa bahay, itinuturo na doon, yung hindi mo pupuwersahin. Ha? Normal lang. Lahat ng pwede nilang gawin sa komunidad, tuturo sa kanila. Dapat ganun. Kasi yun ang pinaka-importanting edad, yung bata pa. So pagdating nila ng high school, iba na ang dating nila. Di ba? Mga kapag-aaralan na nila ron, mga sports, di ba? Oh, bukod dun sa mga curriculum, mga kaibigan. Si Edgardo Lee, matigas talaga ulo ng mga Pilipino. Maski na sa ayaw mo at sa gusto. Pero palagay ko, pag subukan natin yung sinasabi kong formula, i-adapt natin yung ginagawa na yun sa Japan. Palagay ko, yung mabuti, kunin natin. Sigurado yan, makakatulong yan. Ha? Dito, ang iniisip, divorce law. Yan. Tsaka hindi na kailangan actually yung batas dyan eh. Mga kaibigan, yung mga pasaway nasa Europe, lalo na sa Italia at France, yung mga pasaway, pati yung mga pickpocket era sa Italy. Ako, hindi ko mabuksan to. Ano yan? Italia at France, mga dayo yung kapersi galing ng ibang bansa outside Europe. Pickpocket siguro ang ibig sabihin niya. Ngayon yata, college graduate, walang natutunan at yung iba sa rekto gawa ang diploma. Oo, wala nang halagang edukasyon dito. Basta mayaman kami, pambayad ka sa, may-ari na ng mga eskwela eh, mga oligarch na eh. Monopolize na nila eh. Ledge Chulbo, kaya nga dinidiscourage nila yan ha. Di ba yung walang yan si Panot? Ang gusto niya ni privatize lahat, yung PPP program, partnership, privatization, pati mga government hospital gustong i-privatize. Saan pupunta tao? Pati karsada ngayon, di nyo ba napupuna lahat ng sinasabing gagawin karsada ngayon? Lahat na yung nandadaanan mo, may bayad. Di ka na makakadaan sa karsada ngayon pag wala kang pambayad. Expressway, di ba? Ledge Chulbo, si Roldan Flores ng South Korea, si Elmer Recleo ng Santa Lucia, Pasig, si Ted Noriega di Makulangan, si Roxanne Rankin ng Florida, at si Mirna Guillermo, binabati po natin. Si Vanessa Rivera, Edwin Javier, Danilo Dizon, Jerry Mann ng Japan, si Tito Kabangon at ang kanya may bahay sa Chicago, Illinois. Binabati natin Arnel Mercado, listening from Winnipeg, Lian Zhu Huarang ng Doha, Qatar, Joselito Camacho ng Pleasanton, California, si Pedro Penduko ng Rabi, Saudi Arabia, si Glenn Caraang ng Florence, Italy, si Rogel Angie Matanggihan ng Vancouver, Canada. Ayan. Binabati natin ang kanyang kapatid na si Doti na taga Sampaloc ng maligayang karawan. Sayang kapusta tayo sa oras, kaya wala na po tayong panahong patugtog. Si Radex Gonzalez ng Paramount, California. Rosie Sulayaw, watching from Hong Kong. Si Peter Wilson Tan ng Santa Rosa, Laguna. Bernie Villanueva. Si Eric Swan. Si Rosita DC na ating pong katropa, nanonood dyan sa kwan, Sky Cable eh. Orlando Serrano ng Manassas, Virginia. Si
Noel Campos. Habol ko pagbati si Lolo Benjamin Tado, si Lola Veronica Tado, ang buong pamilya ng Tado dyan po sa barangay Bagong Silangan, Quezon City. Si Rolly Hernandez, sino pa ba? Carmina Punsalan Banks ng California, si Matt Bautista, si Brenda Espeleta, si ano ito? Ronnie Dayo, Orlando Serrano, si Tin Salili Machon ng Salt Lake City, Utah, USA. Yun. Utah ba si Gretchen? Sa bayan ko ay isa ang dahil, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi hinding padadai sa tiyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y puno-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi na ba't anong sala mabuhay ng buong gana? Alam mo, sumabit lang yaon wakas dito sa bayan ko. Mga kaibigan, wala na naman po tayong oras. Diyan po tayo muli pansamantalang magpapaalam. Salamat po sa lahat ng mga sumubaybay ng ating palatuntunan dito po sa makasaysayang himpilan ng DZRJ 810 ng Radyo Bandido at sa lahat ng mga nanood sa kanilang Sky Cable sa Channel 224. Napapanood tayo. At sa mga gumagamit po ng digital boxes ng TV Plus at sa mga nanood ng ating pong live streaming, sa pangalan po ng ating technical director si Brail, ito po si Percy Lapid, maraming salamat at magandang Yamaga Representative Eric Go Yap. Walang tanawin ang pag-ibig ay tulay dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigan nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-apit, ang pag-ibig ay tulay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na totoong tao. Dito sa bayan ko, this is DZRJ 810 AM Radio Bandido on Radio Vision Channel 224 on Sky Cable Manila, on TV Plus boxes and live on radio on DZRJ 810 AM, informing, advising, and entertaining the Filipinos and OFWs around the world. Streaming on www.facebook.com/DZRJ810AM. Raja Broadcasting Network Incorporated, member KBP, kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. It's midnight, and now DZRJ 810 AM joins the BBC in London.